What's up mga kawagis? Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan po natin ngayon yung mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol pa rin doon sa mag-ina na pinatay nitong pilis na taga Paranaque, no? So marami nagtatanong bakit nangyari yung ganun? Bakit pinatay nung pulis yung mag-iina na walang kalaban-laban? Okay, kung tatanungin niyo mga kabagis, mayroong rason kung bakit nangyari din yun, no? Bukod sa ating panonood sa video, nakita natin din yung sinanay, no? Nagsabi yung anak na my father is a policeman. Sabi pa nung nanay niya, I don't care, Ganyan po, I don't care, Tapos saka siya binaril, no? At kung mapapansin niyo mga kabagis, yung anak ni nanay ay lasing may tama na nakainom. No, so tingnan niyo mga kabagis yung naidudulot ng ito ring pag-celebrate ng mga tulad nung Pasko, no, pag-celebrate ng mga kababayan nating mga Kristiyano. No, so sa Tarlac, no? Sa Tarlac, bakit na-trigger yung ganung pangyayari? Maliban doon sa meron na silang hindi pagkakaunawaan. Kasi dahil doon sa dahil daw yung tinatawag na nung buga, no? Buga, sa amin sa Bicol mga kabagis, ang tawag dyan ay basuka. Kahit sa mga Bisaya, basuka din ang tawag, no? Kasi kami din, no? Mga September pa lang, pagpatak pa lang ng September, October, ganyan. Talagang nagpapaputok din kami noon nung bata pa ako. Lalo na pag palapit na yung Pasko, no. So siguro dahil sa ingay, no? Dahil sa ingay yung buga na 'yan. So nairita yung kapitbahay. At syempre dahil na rin sa walang parehong pagpapakumbaba, yung dalawang panic, no, yung pulis tapos si nanay, saka yung anak, nilasing yung anak, eh. So, parang nangyari mga kabagis, talagang ang nagwagi yung demonyo. Kung bakit binaril ng pulis yung mag-ina, dahil na rin yun sa kagustuhan ng demonyo. Yung pag-iisip ng pulis na yun, hindi na sa tao. Gawain na yun ng demonyo, tingnan mo. Ano, para lang pumapatay ng hayop. Kaya sa araw na yun mga kabagis, sa araw na namatay yung mag-ina at nung namaril yung pulis na yon, ang nagwagi doon mga kabagis yung demonyo na bumulong doon sa pulis. At ganun din yung demonyo na nagbumulong doon sa kay nanay. Kasi parang inano pa, prinobok niya pa yung pulis na magalit na. Lalo na, yung pulis pala, walang control din. Kaya kung titingnan mo mga kabagis, parehong may kasalanan. Kasi parehong hindi marunong magpakumbaba. Kung isa sana sa kanila nagpakumbaba, nung point na yun, nandun na yung pulis, dapat hindi na sana nagsagot-sagot pa yung baka malamang buhay pa yung mag-ina. Kaso syempre dahil walang pagpapakumbaba yung dalawang panig, yung pulis at yung nanay, yung anak. Yung anak lasing, eh. Yan ang sinasabi ko. Kayo mga kabagis, no? Ngayon, no? Mamaya malamang, today is December 24. Malamang marami na namang lasing mamaya. At dahil sa paglalasing, marami nagkakaroon ng away, no? Ito ang nakakalungkot mga kabagis, kasi every time magse-celebrate ng, sabi ng iba na sineselebrate nila yung kaarawan ni Jesus, pero puro lasing ang tao. Ganyan ba talaga mag-celebrate ng no? Kaya nakakaawa mga kabagis. Una, naawa din ako sa opportunity sana doon ng pulis. Na sana akong iningatan niya yung kanyang profession, na kung sana nagpakumbaba siya,
hindi niya sana magagawa yun, eh di sana buo ang pamilya niya. Ngayon eh wala na. Habang buhay ka makukulong, eh, si President Duterte ayaw nang ayaw palabasin talaga. Kaya sabi pa nung ano, nung PRO 3 na hindi talaga siya tutulungan. Oh. So habang buhay talaga siya mga kabagis, kawawa yung ano, kawawa yung anak. Kumbaga parang gumuho, no? Yan mga kabagis. Sa kapag ang mga desisyon natin hindi natin masyado pinag-iisipan, yung talagang padalos-dalos tayo. No? Ang desisyon mga kabagis na padalos-dalos, hindi na yan desisyon natin. Yan ay desisyon ng demonyo na gustong gawin natin. No? Lalo na ngayon ano, ngayong gabing ito, no? Bisperas ng Pasko ng mga Kristiyano. Busy sila sa paghahanda ng mga pagkain, busy sa paghahanda sa mga inuman na naman mamaya. No. No, ikaw mga kabagis na nanonood ka, baka malamang mamaya lasing ka na rin. O, paano mo mapapatunayan na ikaw ay tagasunod ni Jesus? Yung ikaw ay maglalasing din mamaya. Ano ba ang nabago sa'yo sa every year na sineselebrate mo yung kaarawan ni Jesus? O, dapat sana hindi. Kung noon naglalasing ka, dapat ngayon wala na sana. Kasi pag ganyan, baka matulad din kayo sa mga ano, doon sa nangyari. No, hindi man sa pamamagay sa pamamaril, baka magkapikunan kayo ng mga kainuman nyo. O iba nga nasasaksak pa eh. No, sana mga kabagis, no. Kung nagse-celebrate ka ng birthday ni Jesus, tanggalin mo na 'yang pag-iinom mo. Kung ano 'yung hindi maganda sa 'yong pag-ugalit, tanggalin mo na. No. So patuloy at magpakumbaba na hindi yung nagawa ng pulis at yung mag-ina. Nakakawa mga kabagis kasi totoo lang. Yung kaluluwa ng ano ng mag-ina na yun, hindi sa langit yun. Sabihin ko sa inyo, hindi sa langit. Kasi yung kinamatay ng mag-ina na yan, hilaw. Hindi man lang nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan yan. No? Kaya sa mga nagsasabi na, no? Rest in peace in heaven, kasama mo na si Lord, kasama mo na ang Diyos, ay, sinasabi ko sa inyo mga kabagis, pinaniniwala kasi kayo ng mga leader ng simbahan nyo na pag namatay kayo, diretso kayo simbahan kahit kayo ay namatay ng hindi man lang nakapagsisi sa mga kasalanan nyo. Sana naman sa pagpasok naman ng New Year, ganun pa rin mga kabagis, paulit-ulit ang ginagawa ng tao. Wala pa rin pagbabago, wala pa rin pagbakumbaba. Kung bakit nangyari yan sa mag-ina at bakit nangyari din yan sa pulis, naging ganyan siya. Kasi nga, sa mga pag-uugali natin, hindi pa natin lubusang binago o hindi pa tayo talaga nagbago. Yung pulis, parang ano lang, parang sanay pumatay ng ano eh. Parang sanay pumatay ng tao. Sayang, no? Sayang yung buhay. Hindi man lang umabot na ano, next year. O kayo, mga kabagis, kinanood dito na may balak na naman mag-iinom ngayong gabi. O, sige. Ako, paalala ko lang sa inyo mga kabagis, ha. Yung pag-iinom, yan ang pinagmumulan ng ano, ng maliit na kaguluhan na papunta sa malaking kaguluhan. Kita mo, nangyari dito sa mag-ina at sa pulis. Yung anak eh, makulit. Kaya siguro na talagang umano yung isip ng pulis, parang dinemonyo na. Ayan, talagang pinaputukan. So yan lang mga kabagis, no? So sana mamaya, no? Mamayang bisperas na pag-celebrate nyo ng Christmas. Ako kasi mga bagis, hindi ako nagsiselebrate ng Christmas ng December 25 kasi hindi naman yan ang totoong birthday ni Jesus. Gawa-gawa lang yan ng Roman Empire. Gawa-gawa lang yan. Hindi December ang birthday ni Jesus. Okay, so hanggang kahit ganun pa ng mga bagis, kahit hindi ito yung totoong birthday ni Jesus, so sana, no? Yung pagmamahalan at pagpapakumbaba, hindi lang sa buwan ng December. Dapat araw-araw.
para walang ano, wala tayong walang mga ganitong nangyayari sa atin tulad na itong ano, itong COVID. Bakit meron tayo yan? Dahil na rin sa kagagawa natin sa ating mga patuloy na ano, pagsuway sa Diyos. So yan lang mga kabagis, at hanggang dito na lang po, at magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag po niyo akong kalimutan na ano, ha, mag-subscribe, at para naman sa next na video ko ay magkwentuhan naman po ulit tayo.